Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Police in Hokkaido to patrol convenience store. Ayon sa news na ito, dahil sa mga sunod-sunod na nakawang nangyayari sa mga conveni, sinasabi ng prefecture na pagkasunduan ng mga conveni owners at local police na magkaroon ng kooperasyon. Napagkasunduan nila na magkaroon ng frequent patrol ang mga police sa bawat conveni. At meron silang i-assign na police officer. Ilalagay din nila ang direct contact nila upang madali matawagan. Ito ay nasa sticker at ididikit sa pintuan o harapan ng convenience store. Ang activity na ito ay tinawag nilang Safety Station Support System at inumpisahan nila noong December 9. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Itinutulak ng Pilipinas ang mga kampanya laban sa illegal recruitment. Nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang gobyerno ng Pilipinas ay nananatili nakatuon sa pagtiyak ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers pati na rin ng kanilang pamilya. Binago ni Marcos ang pangakong ito sa awarding ceremony ng 2024 Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas noong Miyerkules. Pinanggit niya ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na protekta ng karapatan at kapakanan ng mga OFW. Pinapalakas natin ang ating mga kasunduan sa paggawa sa ibang mga bansa. Nagsasagawa ng mga agresibong kampanya laban sa illegal recruitment at trafficking. Pagpapakilos sa agarang kalinga at saklolo para sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan ng fund. Pagpapanatiling bukas ang ating mga linya ng komunikasyon ng gobyerno sa mga migranteng manggagawa sa pamamagitan ng The One Repatriation Command Center in facilitating the safe repatriation of OFWs who are affected by conflicts or calamities, Marcos said in his speech. Ginagantretahan ng punong tagapagtanggap ang mga embahada at konsulado sa ibang bansa ay mananatiling mapagbantay sa pangangalaga sa mga Pilipino sa buong mundo. Sa parehong hininga na pananatili natin ang pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan sa bawat nasyon-estado na malugod na tinatanggap at nag-host ng mga Pilipino sa kanilang sariling bayan, sabi ni Marcos. At siyan pong huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema niyo, mga pagsubok sa ating buhay, malulatas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban dito ko. Chika Talk for today. Mark Anthony Fernandez umamin sa viral sex picture scandal. Inamin ni Mark Anthony Fernandez, 45 na siya, ang lalaking nasa viral sex video ng kumalat noong Hulyo 2024, matapos itong una itinanggi. Sa panayam kay Julius Babaw noong November 14, 2024, pinaliwanag ni Mark na nahack ang kanyang telepono sa isang party, kung saan isang kaibigan nakapagbukas ng kanyang device at nagbuwit ng leakage. Nung lumang video kasama ang kanyang dating kasinta, anya, hindi siya ang nag-record ng video at ang kasintahan niya noon ang may nais mag-feature. Humingi rin siya ng paumini sa mga conservative na naapektuhan ng issue. At binigyan din na hindi ito para sa anumang pelikula. Bagamat hindi siya nag-aaral sa mga kaibigan nag-click ng video, sinabi niya na may mga ethics dapat sundin sa pag-record ng sensitibong material. Napili rin niya manahimik na lamang upo sa nasabing kasintahan matapos ang incident. At yan ang ating Chika Talk for today. Hello, hello! Merry Christmas po sa inyong lahat. Ito po si Vicky Osawa nagsasabi, we have a special offer para this Christmas sa Riverside Golf Resort. Winter offer po ito until January. Book now! For your booking po, pasok lang po sa FB page, mag-usap tayo by Vicky Osawa or sa email po namin victoriatravelandtours819@gmail.com. For your booking po, pasok lang po sa FB page, mag-usap tayo by Vicky Osawa.